Hello everyone! Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Bean in Broom. Maraming salamat sa bisita sa aking YouTube channel. This is my very first video. Kauna-una ang vlog na in-upload ko sa YouTube. Sa akong beginner vlogger, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na finally ay mag-record ng isang video at i-edit at i-upload ang mga bagay na gusto kong sabihin sa aking vlog. At gaya nga na nakalagay sa title ng vlog na to ay Problems of a Beginner Vlogger, ay isi-share ko sa inyo yung limang problema na pinagdaanan ko before I eventually decided to upload my first video on YouTube. Ang una kong problem before, takot ako na magkaroon ng pangit na video. Takot na takot din ako sa rejection and judgment at ma-o-cry ng mga hindi ko kakilala na posibleng hindi maganda yung video ko. So, ang dami kong ginawa para matutunan paano ba dapat magsalita sa harap ng camera, paano ba dapat i-conduct ang sarili, paano ba gagawin to? Paano ba ako magagawa ng vlog na maganda kaagad sa unang gawa para hindi ako ma-o-cry, para hindi ako ma-judge at hindi ako makatanggap ng criticism sa mga manonood ko. So, dahil doon, ino-overthink ko lahat ng mga dapat kong gawin imbis mag-focus lang ako na gumawa ng isang video at matuto kung paano ba gawin yon. At kaya wala akong nagawa na kahit na isang video until today. So, yun yung isang problema na buti naman na-overcome ko na ngayon. So, may papayo ko sa iba ng mga nag-iisip na magsimula na rin mag-vlog sa YouTube. Don't be afraid to make mistakes. Just go ahead and the very first content. Do a lot of contents. Make it better and learn from it. Okay? So, pangalawang problema na na-encounter ko sa pag-iisip tungkol dito sa pag-vlog is I'm not focused. I'm not so focused about creating content. Nag-research ako ng gusto, ano ba ang magandang camera na gamitin? Dapat ba DSLR? Okay lang ba na Digicam? Okay lang ba itong gamit ko na camera phone? Or baka dapat bumili ako ng pangalawang camera phone kasi baka mabasa ko itong telepono ko dahil dadaling ko palagi itong cellphone ko. Baka kailangan ko ng panibago. Anong kailangan kong tripod? Kailangan ko ba ng tripod na fixed? O kailangan ko ba ng GorillaPod na tripod? Anong setup ba maganda? Kailangan ko ba ng microphone o pwedeng walang microphone? Kung dito na ako sa loob ng kwarto gagawa, baka pwedeng hindi na. Kailangan ko ba ng ilaw o may pwede na yung ilaw dito sa bahay? Yung mga ganun, hindi ako masyado nag-focus na kung paano gumawa ng magandang content. Parang I was dragged into several directions. At ayun, hanggang sa may mabasa ako ng isa na nyo, gumawa ka lang ng isang video, pagandahin mo, hanggang sa maging maganda ang mga video na gagawin mo. Is yun sa parang hanggang ngayon pinoproblema ko pa rin, although ready na ako. Third problem na na-encounter ko is I'm stressing too much about trying to predict what the subscribers like. May mga nakikita kong video na simple lang, napaka-candid, ang daming subscribers, ang daming nanonood, ang daming views. Pero meron ding video na parang napaka-sophisticated, ang ganda ng videography, pero wala masyadong subscribers. So, gusto mong malaman ano ba talaga ang gusto ng mga manonood. Thinking about this too much, I'm stressing out na wala pa naman ako nasisimulan. So, naisip ko na, tsaka ko naiintindihin yon. Gagawa ko ng isang content na palagi ko is sustainable, isang content na palagi kong magagawa, hindi ako mauubusan, and then hopefully, I'll be able to get a following and be able to form an audience of my own. Ang pang-apat na problema na iniisip ko dati is, ano ba talaga ang magiging content ko? Gagawa ba ako ng cooking show? Gagawa ba ako ng tutorial? Gagawa ba ako ng lifestyle vlog? Ng product review? Yun ang hindi ko ma-makeup pa sa aking sarili kung ano bang gagawin ko. Pero buti na lang na I came across the vlog of John Enguero. Thank you very much, John, sa mga tips mo sa mga beginner vloggers. Ito ang sinabi niya na kung ikaw ay hindi pa sikat at nagsisimula pa lang, kung ikaw ay gagawa ng isang lifestyle vlog na ikukwento mo kung anong ginagawa mo, kung merong mapapadaan sa channel, wala silang pakialam sa'yo. Wala ka pang subscribers. Nagsisimula ka pa lang. Bakit yun kaagad nasisimulan? Ano bang alam nila sa'yo? Hindi kagaya ng mga known personalities, ng mga YouTube vloggers na marami ng followers. Kahit na anong i-upload nila, dahil sila inaabangan, pinapanood ng tao. So what he suggested is, do something useful. You should do something interesting, informative, and it should be entertaining. So doon ako nag-focus sa mga tips na binigay ni John na mag-iisip ako ano ba yung mga pwede kong gawin na sa palagay ko ay makapag-educate ng iba
at makakapag-entertain din. At dahil doon, nag-come up ako dito sa pinakauna kong video, which is to share kung ano ba yung mga dilemma and mga problems na na-encounter ko in contemplating and deciding about making my YouTube videos. In terms of contents, ang napag-isip-isip ko is it has to be sustainable. So, dati naisip ko rin, ano kaya ang gumawa ko ng mga travel vlogs? Kasi every year, nagbabakasyon kami. So, ibig sabihin, wala akong masyadong content na makikreate. Kasi hindi naman ako lagi nagta-travel. Yung work ko, I need to be in the office. I have to be working 8 to 5 sa ngayon. So, I won't be able to travel as much as I can. So, wala akong masyadong magagawa ng mga videos. Unlike if I'll be sharing anything that I think I would be able to share to anyone, like this experience, my journey in YouTube, for sure, marami akong pwedeng mga ma-share. So I'm glad na na-overcome ko yung problem na yon about sa ano ba magiging content ko. So finally decided na I'll just be sticking to anything that is helpful. So if there's anything that bothered me, if there's anything na na-resolve ko on my own, I can share to everyone who might be experiencing the same problems. At ang pinaampanlimang problema na aking pinagdaanan nung ako'y nag-iisip na mag-vlog sa YouTube ay paano ko ba ito gagawin nang hindi na ako nang-aabala ng iba? Paano ko ba ito gagawin nang mag-isa? Hindi pala tama yon, kasi kung ikaw ay nag-i-edit ng video, gumagawa ka ng video kagaya nito na mag-isa ka, i-edit mo mag-isa, lalabas ka, gagawa ka ng video mo, is masyadong nakakalungkot yon. Plus, you will not grow kasi you're just constrained within your ideas of what you think should be done. So, sarili mong ideya lang, hindi ka nakakapulot ng aral mula sa iba. Kaya, dapat, you should learn to collaborate. At true enough, gaya ng sinasabi ko sa inyo, nung ako'y nanonood ng mga YouTube vlogs nila Ann Clutes, nila Chona and My Kids, Simply Raid, doon ko nalaman yung iba't ibang mga tips to yung mga vloggers. Kasi may mga nagko-comments dun sa baba, nagtatanong, di ba? So, nababasa mo. Nung ako'y nakapanood ng video ni John Enguero, nagtanong ako sa kanya about sa video niya sa pagsisimula ng YouTube vlogs. Nung napanood ko rin ang vlog na kusina ni Nenoy, ni Pia Desmonte, nagtanong ako na pwede bang malaman kung ano yung vlogging setup mo. Kasi gusto kong malaman kung ano bang ginagamit nila sa pag-vlog kesa ako pa yung mag-research ng sarili ko. So, ito yung isa sa magandang bagay na na-discover ko about YouTube. Although, sa YouTube, there's a fierce competition for subscribers and viewers, pero lahat ng mga content maker, they're so helpful with each other. If you get to realize, they're actually sharing information and knowledge that they know through their channel. So, why not take advantage of that? Why not take advantage of their generosity sa information? Magtanong ka, mag-comment ka, mag-interact sa kanila, mag-suggest ka sa kanila, baka pwedeng ituro nila sa'yo to, at makakapagbigay sila ng maraming tips sa'yo. And at the same time, you wouldn't feel alone doing your videos. All of you will be growing na inyong subscriber base. At ika nga ni John Enguero uli, dapat lahat tayo ay nagtutulak ang pataas at hindi naghahatakan pababa. Pero bakit ko nga ba naisipan na mag-YouTube vlogger? Kami ng asawa ko, mahilig kaming manood ng mga vlogs ng ibang mga YouTube vloggers kasi isa yun sa mga libangan namin. And na-inspire lang kami kung paano kami naging interesado sa pamumuhay ng iba na hindi namin kakilala at sinusubaybayan na namin sila everyday. Pero ako, medyo morbid yung una kong naging thought about sa YouTube vlogging kasi sabi ko sa kanya, parang okay yung kahit na wala ka na o namatay ka na, mananatiling alaala yung mga ginawa mong videos ng mga anak mo, ng mga apo mo, at ng mga kamag-anak mong malayo. Yun. Pero sinabi niya sa akin, gano'n ka naman nakasiguro na meron pang YouTube sa panahon na yon. So, isa yun. Pangalawa, to capture memories. I think by doing vlogs every day, especially with your lifestyle, you try to see what's interesting in not so interesting things every day. So, kapag kinakapture mo ang mga nangyari sa'yo every day or every moment, or for example, sa umaga, sa hapon, o kung anumang parte ng araw, nagtipay ka ng attention sa mga detalyeng nangyayari sa buhay mo, sa mga oras na yon, at yun, ginagawa mo ng kwento, and you're trying to make a good story, you're trying to make something interesting out of an ordinary activity of the day. At pangatlo, syempre, is yung chance na kumita rin sa YouTube. So, by way of advertisements and sponsorships, although it's not a primary consideration, it's also one of the things that I'm hoping na eventually ma-achieve ko by using this YouTube channel. Kung meron kayong mga comments na gusto nyo i-share, kung anong nag-motivate sa inyo para mag-create ng YouTube channel, just comment in the comment box. So, mapag-usapan natin yan later on. Kung nagtataka kayo bakit Vin and Broom ang pangalan ng aking channel, dahil yun ay pangalan ko, ako si Alvin, at nandito kami sa Broom, Western Australia. Isa itong remote, isa itong rural place sa Western Australia. Later on, gagawin ko ng video itong Broom, Western Australia para mapakita ko sa inyo yung itsura ng lugar na tinitirhan namin ngayon. So ayun, yung limang problema na aking pinagdaanan nung ako'y nagde-decide pa lang kung ako ba'y magsisimula na mag-upload sa YouTube.
sa inyong mga batikan na, sa mga experienced na YouTube vloggers, kung kayo may mga recommendations, or doon sa mga kapwa ko beginner vloggers, kung kayo nakarelate sa mga naging experiences ko, comment lang kayo sa comment box para mapag-usapan natin at makapag-share tayo ng experiences, and maybe it will become a topic of our future vlogs. If you find this video useful, please hit like and subscribe dito sa aking channel para ma-notify kayo sa mga future videos ko. At I would like to invite you at samahan niyo ako dito sa aking YouTube journey. Sana'y pare-pares tayong mag-grow at lumaki ang ating mga channels. So that's it for now. Thank you very much. Until next time.